Okay mga tol, muli magpapalang araw po sa inyong lahat at ngayon pag-uusapan nga natin kung ano ba yung boom deflection na yan na dapat alam ng mga baguhang operator at rigger, no? So mapa-rigger, mapa-operator dapat familiar kayo kung ano ba yung boom deflection na yan. At yan nga yung pagbe-bend ng ating boom length, no? So yung boom natin na bebend siya, nangyayari, lumalayo yung ating radius at nagbabago yung ating boom angle. So pansinin niyo to sa video na to. Papakita ko 43.9 yung aking boom angle at 14.3 yung aking radius, no? So habang itinataas ko yung load, lalo na kung mabigat, syempre nagbabago yung aking radius, at yun ay hindi natin pwede isisi sa rigger. O pwede natin sabihin, kung veterano na yung rigger, ay nababantayan niya na wala na sa center of gravity yung inyong hook at matutulungan niya tayo. Pero mas maganda ay alam din ng operator na nawawala ka na sa center of gravity. Halimbawa ito, tinitignan niya at tignan niya. Pansinin niyo yung pagtaas ng load kung kahampas. Yun, nakita niyo? Sentro, di ba? Hindi siya masyado nagpakita ng paghampas. So hindi siya umampas dun sa unahan at hindi rin tatamaan yung railings dahil medyo malayo nga naman. So mamaya paliliwanag ko yan ng mas malinaw. At ito nga, sinasenyasan tayo ni rigger ng boom up dahil nga hindi natin nakikita yung masyado yung front view at ang mas madali sa atin yung side view lang, no? So inaalalayan niya tayo na kulang tayo sa boom up. And then nagpataas na siya. Pansinin niyo yung aking boom angle. Tatandaan natin yan, no? 44.4 ang aking boom angle at 14.1 ang aking radius. So mientras itinataas ko yung load, lumalayo yan, nagiging 44.2 hanggang 0.1, and then babawian natin siya ng boom up na kailangan bago umangat yung load ay hindi tayo lalayo sa 44.4. No, so i-slow mo natin mamaya ng konti yung ating pagbira at humingi na sila ng hoist up. Tandaan nyo, 44.4 yan, ha. Habang itinataas natin yan, nawawala na tayo sa boom angle at yung radius. Okay, dahan-dahan ko na, nasa 1.7 na. Ayun, bumaba na ng 40.2 pagdating sa 2.7 tons, and then the boom up ko. At papansinin nyo, 44, naglalaro siya, no? 44.2, 0.3, 4.1, kasi nagsasabay na yung aking hoist up tsaka boom up. So yun, umangat na siya ng konti pagdating sa 44.9 at hindi siya masyadong humampas. So lamang sa atin, no, dahil nakaboom up ako. Ewan ko lang kung naintindihan nyo yung paliwanag ko kasi nga inahabol ko yung ating video. At siguro mas mainam kukuha tayo ng katuwang, no? Meron tayong guest dito. Okay, ito ngayon, papatulong tayo sa ating magiting na operator. Shoutout kay Alan Flores. Anak ng baka. Seryoso. So pagdating sa ganyan, ito yung papaliwanag ko yung deflection. Pagdating sa ganyan, nakikita lang ng operator yung swing kung kaliwa o kanan. Pero pagdating sa boom up, boom down, medyo mahirap tignan kasi nga naka-ayon siya. Ayan. Ayan yung kalaw natin. So masisentro ng operator yan, yung kaliwa at kanan sa operator na. Pero yung boom up, boom down, nasa command na yan ng rigger. So antayin natin yung command ng rigger, balikan ko kayo. Nahingin ang boom down yung rigger. Yeah, si John Jun. So susundin natin yung command ng rigger. Ito madalas nangyayari. Paano yung mga humahampas na load? Tanong doon kung sino yung may kasalanan kung sakaling humampas sa truck o kaya sumobra sa boom up, humampas sa crane. Ang tanong doon, syempre magkakaroon ng investigasyon sinong may kasalanan. So syempre yun nga, gawin ng rigger yung part niya, kailangan nakasentro yan. So as a operator, kailangan sundin mo, gawin mo rin yung part mo na hindi ka rin naalis dito. Ngayon kung nasunod mo yung part mo na hindi ka umalis dyan sa boom angle mo na 49.6 halimbawa, at pagbira mo humampas, ibig sabihin wala na sa'yo yung kasalanan nun, nasa rigger. Ibig sabihin nagpabira yung rigger na wala sa hulog. So yan, nag-command yung rigger kanina, ibig sabihin yan na yung pinakasentro sa kanila, sa paningin nila. Kasi di naman talaga natin nakikita yung hulog, eh. Pinakasentro, maliban sa kaliwa at kanan, eh. So, dyan nila pinasentro sa 49.6. So, kailangan, hindi tayo alis dyan, hindi tayo baba dyan. Pag bumaba ka dyan, ibig sabihin na hampas siya sa truck. Pag sumobra ka naman sa taas, pwedeng humampas sa atin. Pero may layo naman distansya niya. Okay, go! Anong kumad nito? Nanginginig siya ng bira. Sorry, medyo malikot kamay ko. 49.6, kibira ka. Buhati mo yung kalahati.
sa bumabab, malaki na yung binaba, okay na yan. Tambay na, 49.4 ka na. Bumab mo na lang. Ayan. Para mabawi natin yung nawalang, ano, nawalang radius. Bumab na lang. 49.6, 49.2, ibig sabihin, lamang na. Naingin na lang bumab yung radius. Hirap pagpaliwanag. So, ito, papaliwanag ko ulit, no? Last na to. Halimbawa, ito na yung hulog natin, no? Yung 13.7. Andyan yung pinakasentro ng hulog. Siyempre, yung rigger, ang gusto lang naman niya ay ipataas na yung load. So, hook up na tayo, no? Hook up. Pagtaas niyan, tataas din to, siyempre. Papalo na yan ng mga 1 tons, 2 tons, 3 tons. And then, itong boom angle natin, tatandaan natin yan habang nagbibira. So, pakakuta siya 13.7. Pipili lang kayo kung boom angle or yung radius, 7.5. So, ako madalas kasi pinipili ko boom angle na eh. Once na nag-hoist up na yan o tumataas na yung load, yung 13.7, bababa yan. So, yung radius natin, lumalayo. Ang mangyayari, hahampas nga siya papunta dun. Tama? So, magiging 13.7, magiging 13.6.5. Ibig sabihin, lumalayo na. Pag na-reach ko na yung halimbawa ito nga, 4.5 ang tons, siguro mga 2 tons lang, ititigil ko na yung hoist up. So yung rigger, hindi rin nila napapansin masyado yung kasi nga nasa ilalim sila ng kalo. Hindi nila napapansin minsan na, nawawala na pala sa hulog. So kailangan tulungan din natin bilang operator. Ibabalik natin yung nawala sa 13.7. Halimbawa naging 13.3 siya, so malaki nawala, no? Ibabalik natin yung 0.4 na nawala. Kailangan i-boom up natin siya para may balik natin, no? So pag nag-boom up ka, tumataas na ulit, oh. 13.7 na yan. Babalik siya sa 13.7. And then pag hindi pa rin umangat, ibira mo ulit or ituloy mo na lang yung boom up ng dahan-dahan. So hanggang sa umangat na yung load na, hindi ka lalayo sa 13.7. Siguro mga 13.5 pag lumayo. O kaya sumobra naman sa boom up, 13.8, 13.9. Hindi na masyado malayo yon. Ang mayroon kasi pag itong 13 naging 14, o sumobra ka sa boom up, o naging 15, ibig sabihin sobra ka na sa boom up nun. Pag taas ng load mo, yun, bigla na lang siyang hahampas papalapit sa'yo. And then bumaba ka naman sa 12, malaki na rin ang impact nun, medyo hampas na rin yung papunta ron. Kaya may madalas nangyayari yan, na pagbira ng load, o pagtaas ng load, ay bigla na lang humahampas sa tracking. So, sana naintindihan nyo maigi yung paliwanag ko, no, na kung gaano kahalaga yung deflection. Okay, muli mga tol, kita-kits sa susunod na video. At siguro yung mga shoutout kasi nakakalimutan ko, sorry. Marami akong notification na late ko na nababasa minsan. Minsan hindi ko na nga nare-replyan yung iba. Paumanhid po. At yun na, hanggang dito ng video na to. Hasta la vista, buenos dias. Bye-bye.